nagugulang pa rin ako dun sa tatay ninyo, ano? Sorry ha, hindi ba kayo mahal ng daddy nyo? Sabi ko kay daddy, kami piliin niya. Kasi sinampal niya ako noon. Niluhuran ko pa nga po yun sa may imus. Ay, doon po yun dyan eh. Kala ko mapapagtanggol niya kami. Lagi ko yung sinasabi sa kanya, di ang hina mo, hindi mo kami mapagtanggol. You know what? You're a very brave, smart woman. Thank you po. And I salute you and I really appreciate you. Sabihin mo lang kung anong kailangan nyo from me. I will help whether financially or anything. Pasabi ka lang. Kumbinsihin mo, sir, si Mrs. na humarap na lang sa amin at pagkatapos, magpiyansa na lang siya. Ito po ang sitwasyon. Di ba nag-offer po ako ng 100,000 pesos? Reward para sa makapagtuturo kung nasaan siya at para siya ay ma-aresto. Hindi sir, kasi ang piyansa po niyan, palagay ko lang sir, baka nasa 30 to 40,000 kasi po yung utang niya, inistapa niya is 100 lamang. So hindi naman pwede 100 yung inistapa niya, 100 din yung kanyang piyansa. Ang aking palagay, ang piyansa niya, nasa 30 to 40. So kung ikaw po mismo ang mag-turn over sa kanya sa amin, then meron ka pang tubo na 60,000 na magagamit niya. Ayaw niya sir, kaya wala din ako magagawa. Then kung ayaw niya sir, magtatago siya forever sir. Kasi marami na naghahanap sa kanya. In fact, meron na po mga nagtuturo sa amin. Hindi ko lang sabihin. Actually, may idea na po kami kung nasaan siya. Meron na po mga nag-feed sa amin ng mga information. Sir, makinig ka lang sir, makinig ka lang sir. Binibigyan ko kayo ng opportunity na kayo na nag-usa, kaysa naman sir, lulusog kami dyan kasama yung mga pulis. Kasi po 100,000, pinag-interesan po ng marami. In fact, tataasan ko po yan, gagawin ko po yan 200,000 next week. Ha? Kasi nga po sir, awang-awa ako sa mga bata. Ang sa akin lang po sir, gusto ko sana yung nanay, ikaw at saka mga bata mag-usap-usap na lang na maayos. Huwag na ho tayo maglukuhan pa. Kaya nga, ganun yung yan, paano yung gagawin po eh. May usapan kami nung ibigla naman tumakit yung mga bata na nagpunta dyan. Tinuruan yung tipo niya nung na hindi sir, I don't believe that. Kasi tinawagan po namin yung munisipyo, tinawagan po namin yung barangay, wala rin po kayong appointment doon. Ganito na lang sir. It's okay sir, kung ayaw nyo sir, hindi namin kayo pipilitin. Basta sinasabi ko sa inyo sir, meron na po sa aming mga nagpipig. Ngayon, kung halimbawa po yung mga information na binigay ay falso, tataasan ko pa sir yung reward money. Gagawin ko pong 200,000. Yan po i-advertise ko sa Facebook ulit. Maniwala ka sir sa hindi, aabot yan sir sa hanggang kalahating milyon. Hindi na ba pwedeng sa mga pag-usapan nito, problema ko sa mga pamilya ko. Kaya nga sir eh, sir kakampi niyo ko ako kung anak niyo ang pinag-usapan natin. Magkakampi tayo. Ngayon, kung gusto niyo po ng maayos na pag-uusap, pupunta kayo sa TV5 and then kailangan talaga magpiyansa ni ma'am. Pag pumunta siya sa amin, yung perang ibibigay ko ng 100,000, yung pong pampiyansa nyo, di malinis na siya, pwede na siya maglakad-lakad kahit saan siya pumunta, wala na mag-aresto sa kanyang pulis. Pero syempre, pagpunta niya sa amin, hindi po natin siya pupusasan on air. Pagkatapos po ng pag-uusap, then pupunta po siya doon sa korte at magpapiyansa siya at yung piyansa manggagaling po sa perang reward na 100,000. Wala akong magagawa kung ayos eh. Wala pilitan. Nandito. Papa. Ah, ganon. Tapos? Hindi ako matamang tao, sir. Okay. Opo, madam. Aha. Hindi ko po problema yung ma'am kasi unang-una hindi ko kilala yung mga anak ni ma'am, okay? Now, naging problema ko yon nang yung mga anak niyo mismo ang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Kung napanood niyo po yung part 1, madam, binabash po nila ako dahil bakit ko na po kayo kinakampihan. Ang dami ko pong basher nung part 1. Kung napanood niyo po, sa part 2, nabaliktad. Kasi nga po, pumunta yung mga bata at hindi kayo pumunta. Sana siguro kung pumunta kayo yung part 2 at sinasabi niyo yung sinasabi niyo ngayon, tingnan natin, baka yung mga netizen maniniwala sa inyo. We don't know.
o maniniwala sa mga bata? Ano pong gagawin mo, sir? Ma'am, may warrant kayo. Gusto niyo ba, ma'am, magtatago na lang forever? Hindi ako, sir, magtatago. Katunayan, sir, pumunta pa kami ng asawa ko at kinausap namin si Pastor Phil. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na para maayos po yung warrant. Unang gagawin, ma'am, pupunta kayo sa TV5, pag-usapin kayo ng mga anak ninyo. And then pangalawa, syempre, ma'am, mayroong 100,000 reward. Yung reward na po yun, dahil kuusap kayong pumunta rito, ibibigay ko yung pera kay Mister, kasi si Mister ang nagturo sa inyo sa amin. So 100,000, hawak-hawak ni Mister. So kayo po ay kukunin ng pulis, sasamahan papuntang korte, magpapiansa kayo. 40,000 halimbawa, ma'am, yung piansa. Ipapiansa yung 40,000 halimbawa doon sa korte na mayroong pang tubo si Mister na 60,000 na pwede niya ibigay sa iyo. Bahala ka kung anong gagawin mo doon sa 60,000. Nagets mo, ma'am? Naiintindihan ko kayo, sir. Pero yung kayo yan, paano natin maaayos? Paano ka bumag-ibigyan, sir? Paano mabubuo kami yan? Yung sa kayan, wala akong magagawa doon. It's about time that you have to face the music. Para malinis po ninyo yung pangalan kung talagang wala kang ginawang kahiyahiya. Meaning, pumunta kayo sa korte, labanan nyo sa korte yung mga bintang sa inyo at para malinis yung pangalan nyo na hindi totoo yung mga akusasyon na ikaw yung nag-stapa, then malinis mo yung pangalan mo. Pag nanalo ka sa korte, kami po mismo ang gagawa ng paraan para pabanguhin yung pangalan mo. Gets? Ang gusto ko lang, sir, alam nyo, ma'am, ayos lang yung pamilya ko, yung mga anak ko. Ah, ganon. Okay. Katulad ngayon, sir, wala nang respeto sa tatay nila. Aha. Ang sakit. Oo nga, masakit nga. Hindi naman totoo, sir, na pinanghihingi lang namin, pinangungutan lang namin yung pinapakain namin sa anak namin. Oo nga, oo nga. Gumagawa kami ng paraan, ginakausap namin si Mayora. Kawawa naman. Yes, ma'am. Kahit tanong nyo yan, mga nahihirapan mo panigay. Makikita nyo yung list na nandito pa na. Kasi nung panahon na yun, nagko-construction yung asawa ko ng sir. Ako pag-upgrade ako ng hanging bridge dyan, sir. Para lang mapakain. Huwag magpakamatay, ma'am. Nagising tuloy ako doon eh. Parang nalira ako nung inantok na ako. Pero pag gano'n naman, ma'am, huwag ma'am doon, duda. Makatawa ko sa barko, nakatulad na. Tapos, nandito ko ni sir pa na magsisigya, sir. Kasi alam mo, sir, grabe. Ah. Ang problema namin. Anong problema? Ang problema namin, sir. Ano po? Yung katawa ko, nagkaroon ng iba. Oho. Finish ko yun. Okay. Hindi naman totoo, sir. Alam ko lang katawa ko. Yung mga Facebook namin, sir, nung pag-alis nila. Oh, Facebook. Hindi nila na. Pati yung message nila, sir. Matakit sa amin yun. Yung sinasaktan niya ako, sir. Matakit sa akin yun. Kaya lang, ano po? Hindi na namin alam ang gagawin sa kanya. Oh. Eh di, pag hindi nyo alam gagawin, di magtago na lang po kayo, ma'am. Okay lang, tago na lang tayo. Kailangan, sir, magtago. Humarap ako sa akin, Mayora. Humarap ako dito kay Atoy Bernadette. Ako nga po, ma'am, ngayon. Nagtatago ako sa sobrang awa ko sa mga bata. Nagtatago ako ngayon, ma'am. Sir, hindi tayo nagtataguan dito. Hindi ako. Hindi ako, ma'am, nagtatago ako. Tinatago ko yung mukha ko, ma'am, dahil sa sobrang kaya sa awa ko sa bata. Nagtatago po ako ngayon, ma'am. Oh. Anyway, ma'am, ganito na lang pong gagawin natin, madam. Ma'am, pwede ba kayong pumunta sa TV5? Ah. Mag-uusap po kaming mag-asawa. Ma'am, yung sabi ko sa inyo, ako po ay magbibigay pa rin yung reward na 100,000 para tutubo pa naman ho doon si Mister, kasi siya mag-turn over sa inyo sa amin at kami po ay papiansaw kayo sa korte ng 40,000. Sa palagay ko po, baka 30,000 nga lang yan, edi may tubo pang 70,000 si Mister na pwede niya ibigay sa'yo. Sir, alam mo, hindi naman importante yung pera. Sabi niyo yung asawa ko, sir. Oh. Hello, sir. Kikisahin ito po pata tayo. Ano, eh, ayos yung pamilya ko, eh. Kasi iwanan ko sila, eh. Magulo-gulo ng pamilya kaya. Magulo, oh. Pangit magulo. Hindi maganda pag magulo. Dapat maayos. Magalit ko, sir. Maayos sana yung pamilya ko, sir. Okay. Oh, ano na? Ganito na lang, sir. Kasi, sir, pinakamaganda rito, sir, talagang kailangan, sir, mag-usap na lang. Kasi, sir, totoo yung sinasabi ko, next week, sir, gagawin kong 200,000 yung reward. Mas mahirap, sir, kung, siyempre, kung kamag-anak niyo mismo mag-surrender sa inyo, kapitbahay niyo, mas nakahiya. Kaya na, eh.
Sir, pa-aketing ko yun hanggang 500,000, sir. Okay, nakausapin ko itong lady to. Kasi gusto ko talaga, sir, na maayos itong ano. Sabi ganito, sir. Pag-isipan nyo, sir, babalikan namin kayo tomorrow. Pero, sir, ang pangako ko sa inyo, sir, by next week, gagawin kong 200,000 yan hanggang umabot pa ng 500,000. Mag-usap muna kay sir, ha? Tapos babalikan namin kay sir, ha? Mag-usap muna kami. Ah, sige, sir, ha? Salamat po, sir.